Welcome sa vlog ko. Manunod tayo ngayon ng motorcade na Miss Universe. Kaya let's go. Medyo mahaba-haba yung vlog nito. Nakapwesto kami dito sa bandang Victory Liner. So, sakto dito ang start ng parada dito sa may tapat ng Pacific Building, baba lang ng SM. Ayan, so wala pa, hinihintay pa namin mag-start. So, at exactly 8 o'clock siguro mag-start yung parada. Kasi nagsa-start, kaya tinan nyo yung mga magpa-parade, kawawa naman sila. Mag-10 o'clock na hindi pa nag-start yung parade. So yung mga bata, kawawa, nagpupumpunan sila doon para mainit. Naka-G-strings lang ang mga yan, tsaka naka-chaleco nung costume nila. Ayan na yung Miss Universe. Dumating na yung sasakyan nila. Si Dumogan. Ay, hindi po pala. Si Dumogan pala yun. Wrong. Si Dumogan pala yun. Yung city mayor namin. Super late na nag-start yung parade. Hindi pa nag-start actually. So sabi sa news, 8 o'clock mag-start. And then biglang nag 9 o'clock. And then ngayon 10:30. Malamang baka alas 12 pa ito mag-start. So yes, hintay-hintay na lang. Hintay-hintay na lang. Kasi ang daming convo na dumating sa sasakyan. Tapos may isang bus pa na dumating. Akala namin yung Miss Universe naman. So hindi pa pala yung mga parang PSG, parang ganun. Yung laman, tsaka yung mga banda ng PMA. Ayan, so talagang hintay-hintay na muna. Start na yung parade sa wakas after 10 years. Ilang oras kami naghintay dito, mag-start na rin ang parade.
warm talaga yung welcome ng taga-Baguio sa Miss Universe contestant. Yan, kahit yung super late na silang nag-start, naghintay talaga kami para mapanood sila. So yes, worth it naman. Tapos na yung parada. 30 minutes lang siya natapos. Pero 4 hours kami nag-antay para lang mapanood namin yung motorcade nila. And then, yan, nagpahinga lang kami ng konti dito sa may Victory Line kasi sobrang sakit na yung mga paa namin kasi 4 hours wala kami upo. Yan, and then dito na rin kami naki-CR. Hanap pa yung mamay ng kakainan kasi sobrang dami kong tao. Maya-maya kami lalaki na dito. Pahinga muna kami dito ng konti. Mauna kami ni Mama sa Barrio Fiestas. Ihabi, naganap pa siya ng pwedeng pag-withdrawan sa ATM kasi sinubukan namin sa BPI at sa video. Ayaw tanggapin yung ATM ko. So naghanap pa siya ng pwedeng ATM na pwede niyang pag-withdrawan. Dito sa bahay. Yung makeup ko pala, so far so good. Maganda pa naman yung itsura ng mukha ko. Hindi ako nag-oily. Ayan, so ginamit ko nga yung Shaweel Porcelain Powder. Yun ang ginamit ko lang. And then, nag-eyebrows lang ako. And then mascara. Tapos itong lipstick. Walang retouch itong face ko ngayong araw na ito. Nakababad pa kami sa kalsada kanina. Pero okay pa naman yung itsura ko, hindi ako oily. Before ko i-end yung vlog na ito, kasi gusto ko munang maidlip. Kasi antok na antok ako. Alas 4 kasi kami kanina gumising. Ayan, kaya bago ko to i-end, gusto ko lang mag-comment, mag-final comment regarding yung Miss Universe Motorcade kanina. So yun nga, ulitin ko na naman, ang epic fail lang doon is yung super late silang nag-start. So, ang in-announce nila si News is 8 o'clock sila mag-start. And then, na-move siya ng 9. So, akala namin 9, okay na. And then, wala pa. And then, at exactly 11 o'clock, doon pa lang sila nag-start. So, ang nasa news kasi is 8 to 12. Pero 11 sila nag-start. Although, yung exact time naman na sinabi nilang mag-end sila is 12 o'clock, nasunod naman yun kasi ito pang isa, sobrang bitin. Sobrang bitin talaga yung motorcade, yung parade nila kanina. Parang sa isang iglap, wala na, tapos na yung parada. So, super bitin. Bitin talaga yun para sa amin. And hindi namin nakita lahat yung mga participants. Wala nga si Maxine doon, hindi namin nakita. Pero si Queen P, nakita talaga namin. Maganda siya, ganda-ganda niya. Yun lang ang negative talaga doon. Super late and then sobrang bilis nung parade. Yun lang ang nangyari sa araw na ito. And maraming salamat niya sa panonood. See you again on my next vlog. Bye!